Fun adventure ended with a very grisly discovery. Some teens who were using a TikTok app that randomly generates a nearby location to explore got to the location. And as Amber Cogliano reports, they were shocked by what they found. Hey guys, we found a suitcase at the beach. They were exploring a remote part of a beach in Seattle when they came across the mysterious black luggage. Wait, open it. This thing's gone. Suddenly, as they poked open the suitcase with a stick, the smell became overwhelming, and only then did they realize something sinister might be inside. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just... When cops got there, they confirmed the presence of human remains in the trash bag stuffed inside the suitcase. They were directed there by a smartphone app called Randonautics. Joshua Langfelder created the app and says he never expected anyone to find a dead body. How did you react when you heard the news? I was shocked and surprised. We reached out to the teens and made sure that they were okay and let them know that that wasn't what we intended. It's an unfortunate coincidence. What's up? Kama ko na naman si John Mark at meron kaming itatry na app na medyo trending nito recently lang na mga weeks na ata, mga 2 weeks na ata. So sobrang trending niya, tawag sa kanya is Randonautica. Ayan, ang sabi ni Kaalaman, translated daw yun sa ano, sa explore randomly. So bibigyan ka na ito ng app na to na random, ng coordinate. Hindi mo alam kung ano, kung saan ka mapupunta, ano may kita mo. Tapos, kailangan mag-focus ka lang dun sa intent mo habang inaantay mo yung coordinates na ibibigay. So, parang ikaw yung dapat na merong gusto dun sa pupuntahan mo. Iisipin mo siya, halimbawa, gusto mong pumunta dito sa lugar na to. Gusto mong makita ng ganito. Gusto mong makita ng girlfriend. Kailangan mo mag-focus. Kailangan mo mag-focus. So, itatry natin to. Ayan. Ayan siya. Yan, sa gilid. Tatatry natin yan. Kung meron tayong may kita, edi mas malupit. Maghahanap na tayo ng location na pupuntahan natin. Nakabahan na ako. Ayan na. Ayan na. Hinahanap niya ako eh. Ayan ako. Yan. So... set natin yung ano, set radius sa ano, 1,000 lang. Kaya 1,500. Alam ba meaning na mo ngayon? Yung tayo sa su, ay sa ano? Sa void. Ay, anomaly. Kasi pag anomaly, expected mo na kung ano may kita mo. So, yan. So, tayo ng ano, abandonado or abandonadong bahay, abandoned house or anything na nakakatakot. Yan. Record natin ulit. Hindi mo maambun eh. Yan, medyo matagal lang eh. Maambun pa nga eh. Ayun yan. Kaya tol, baka ninja tol. Ninja. So yan, medyo matatagal lang to. Ay, naghahanap na siya ng lokasyon. Oh, yan. So, yan, malapit sa atin. Sa kasinay tol. Pwede ba tayo dumaan dyan? So, pupunta natin yan. Pwede na tayo dumaan dun bukas na yan.
So, ayan. Nakikita nyo naman ha. Putik kung ano man makita namin dyan, di namin pinibigi. Yan, hindi kami. So, nanabigit natin yan. Pinibigi rito. Punta natin para legit tayo dito. Itong app na to, sobrang dami na itong gumamit after nung sinasabi ni Kaalaman, kasi kay Kaalaman ako nakaanood ng mga information nito about dito sa app na to. Maraming gumamit nito simula nung may nag-share na tao. Nag-share na tao sa Facebook. Medyo nag-viral. Siguro nasa 600 shares. So, maraming tao gumamit. Then, yung pinakang first ata na pinakang malupit na encounter dito sa app na to. Nung binigay sa kanila yung coordinates. Tapos, ang nangyari, yung binigay sa kanila yung coordinates sa beach. Tapos, after nun, nakadiscover sila ng maleta. Nakakita sila ng maleta. Nung nilapitan nila yung maleta, nakakita sila ng parang tinuping ano, bangkay. So, basta marami pa mga encounter about dito sa app na to. Actually, nung lumabas ng app na to, gusto ko na siya i-try. Tapos, naglabas si Exploring with Josh ng video. Tapos, si Steve Ronin. Doon ako ano sabi ko, legit to ah. Talagang papalagang ko to. Yan, binabaha pa kami. Walaya talaga oh. Karatol. Gutol. Walaya tong randonautica na to. Talagang literal na random ah. So yan, medyo malayo-layo pa kami. So doon na lang tayo magkikita-kita. Medyo doon sa harap na yun. Tapos sisimula na namin mag-search. Malay mo naman, makita namin, di ba? Okay. So yan, tinuro kami dito sa gubat dito. So yan, nakikita nyo. Dito kami liligo. Anong makikita natin dito? Isang aso? Di, dadaan na kami. Dadaan kami. Easy lang, boy. No, pitbull. What the f*** is in here? Sabi sa dulo daw. Madras pa rin tayo. Hindi. Sabi sa dulo daw eh. Tae, legit ata to. Dinala kami sa kung saan. Tapos tala barita. What the fuck? There's a fucking tent. Wala tol. Wala nang daan dito eh. Kasi dito daw eh. Kiran po. Where the fuck are we? Wala daan dito tol. Wala. Sabi tayo matatanungan. Eh bahay na yung dulo eh. Dito kami dinala ng randa na. So dito kami dinala ng app. May bahay na dito. Ate, may aso po kayo? May tinatry lang po kasi kaming app eh. Nagbibigay siya ng ano sa mapa. Tapos, random po. Tapos, pwede namin puntahan. Kaso, bahay na pala. Sige po. Wala nang daan doon. Ha? Wala nang daan doon. Wala na nga eh. Kasi may nakita yung pusa. Oh, adorable kitty. Sige po, salamat po. Okay. So, yun. Wala tayong nakita rito. Mag-aasip pa tayo na second, syempre. Wala tayong nakita, man. Kung sino ka man developer ka ng ano, ng app na to. So, yun. Tatry ulit natin. Bokya tayo sa una eh. Tingnan na lang ang clip niyan. Tapos ang videos na lang. Ha? Void naman. Ito hindi talaga ito ini-expect. So kapag may nakita ito. Isipin natin yung abandonadong bahay. Abandoned house. English na lang. English. Sana ano, daling abay. Uy, may isa. Punta St. Michael, ang layo naman. Ay gago, St. Michael. Wala kaming kotse. Buti sana may kotse kami. Anong ano eh? Sapay. Medyo babaan natin yung radius natin. Sige pa, isa pa.
St. Michael yun, sobrang layo nun sa amin. Dun yun sa amin, sa kabila. Dun yun sa pababa pa na mabuhay eh. Yan, may nakita tayo, tol. Ano naman eh. Saan yan? Sa Manalo, K9. Taid, dun talaga tayo tinuturo. Ha? Dun talaga tayo tinuturo. What the f*** is your problem? Ta, ito ah. Niloloko kami nito ah. Sabi. Eh no, doon na naman yun, oh. Wala naman daan dun. Wala naman daan dun, pero ba't doon kami tinuturo? May isa pa. Last. Hayop. So tayo ng radius ng 1,000. Kaya 1,6. O kaya 1,2. Ay, 1,1. Yan. So yan, inaanyo pa niya yung ano ko, quantum man ako. Hindi naman ako si Ant-Man. So yan. Hindi na to ah. Nung tinatry ko tong app na to, may binigay sa coordinates na nasa, ay nasa forest. Forest ba yung tawag dito? Ugubat or? Ugubat. Talahiban. Talahiban. So, itong coordinates na to, minarkahan ko na. Ayan. So, pupunta na lang namin. Kasi, parang mas maganda kung yung ibibigay niya sa amin, forest. Kasi, para nakapag-ano kami, nakakapag-adventure kami ng malupit. Oo. Oh. Oh. So, kung meron mo kami makita, kung wala, edi wala. Yun. Bokya. Kung wala, wala. Edi itong app na to, swerte yan lang talaga kung merong, ano, kung sakto lang, diba? Diba ba? Nag-mark ka doon, sakto, may nilagay doon na kung ano, nasaktuhan nung app kung saan siya nakalagay. Kasi posible na iisipin mo tapos malalaman na nung app. Ano ka, may wifi sa utak. No? Oo, paano diba? Paano nalalaman yung diba? Iniisip mo? Oo. Pero nasa kanila yun, yung tulang tayo nitong hype na app na to. Ay, buti, wala na ambon. Nalabas ng ambon. Kasi kanina, umaambon. So yan, medyo hindi na ngayon. And meron dito ang daan tol. Oo, pakaya niya siguro. Medyo malapit na kami. Kaso, hindi namin alam kung saan kami dadaan dito. Saan nga ba tayo dadaan dito? Medyo malayo-layo siya sa atin. Yan. So, yung ano, yung coordinates nandun banda. So, di namin alam kung may likuan kami dyan para medyo masilip namin yung lugar. Puro ng app na to. Yan siya. Tinuro sa akin yan eh. Coordinates daw yan. Dito kami dapat dadaan kanina. Ito may lugar namin oh. Puro kawayan. Papasok kami sa forest. So, sobrang layo pa ata na lalakarin namin ah. Wala na tol. Wala na. Ano to? Wala na. Te, wala na daan dito, te. Wala na pong daan dito. Daan po. May daan pa po dito. Ah, sige po. Salamat po. Yan. Fake! Yung app na yan. Andito talaga kami para patunayan na fake yung app na yan. Ano ba gusto nyo itong app na to? Makikain kami? Tingin ko kasi dito talaga sa app na to, randomly talaga. So, sa pagkakasalin pa lang ni kaalaman nung ano eh, nung info niya tungkol dun sa title pa lang nung app eh. Ano na eh? Random. Randomly. So, ibig sabihin, bibigyan ka niya ng coordinates, pero, ano, kapag sumakto, sakto. Diba? Yung kay Josh, iniisip niya, abandoned place. Pero pinunta siya sa, parang, gubat, tapos merong dal. Isa pa kami, pag ito wala pa, tapos wala kami nakita. Wala na, uwi na tayo. Wala na, uwi na. Ay. Wala, 5 minutes lang. So yan, mag-iisa pa tayo. Isa pa tayo. Eh, na ulit yung radius niya. Basta mababasa niyo naman yan. Ano. Tae.
sa loob ng ano? Ng dinala natin kanina. Sunnyvale 1. Tahay, kung kita nyo na kung gano'ng kalayo ito pag dinabigate ko ito, ah. Ano ba gusto ito? Naglalakad lang kami. Nang gigigil ako sa app na ito, eh. Tingnan mo naman gano'ng kalayo ito, bro. Baka hindi ka makatagal dito pag ikaw naglakad dito. Kita mo ba yung gano'ng kalayo yan? Tingnan mo, ha. Direction, ah. Napalalakarin kami ng 40 minutes. Ano yan? So, yan. Yan yung binigay sa amin. Medyo malayo. Medyo malapit-lapit lang siya, yan. Yung malapit-lapit lang sa amin. Ayan kami, oh. Ayan kami. Tapos ito yung pupunta namin. So, malapit-lapit lang siya. So, yan. Hinihingan namin. Sobrang layo na nung nalakad namin. Pero andito na daw yung ano. Ayan, katabi na lang namin. Ayan. Sabi din. Nasaan talaga tayo ito? Balak lang ito na ito tol. Oo nga. Balak ata tayo na ito maging ano. Para tayo si Dora. Oo. Si, buti pa si Dora, may napupuntahan tayo wala. Nakikita nyo ba ang pupuntahan natin? Ay na, wala kami nakikita dyan oh! Ano ba yan app? Wala kami nakikita dyan oh, bukod sa puno. Dito pa na gano'ng video ng nakaraan. Hindi, doon din sa kabila. Kabila pa pala yun. Sa jagingan. Ayun oh, may puno kami nakikita. Ayan. Ito. Pero, ang app to, saan kami pupunta nito? Tain naman. Ayun, tapos na yung video. Ano yon? Wala kami nakita, di ba? Sabi sa inyo. Walang kwenta. Meron kasing dalawang aspeto yung randonoting eh. Sa experience ko, sobrang delikado nito. Lalo na sa isang tao. Lalo na sa mga nasa lugar na katulad nito sa amin. Kasi sa amin, mabundok to eh. Mabundok to sobra. So, ano, marami rin itong minsan nakikita mga patay. Kasi, di ba tapunan yung ng ano eh, ng patay dati. So, sobrang delikado. Yung bad na nakukuha mo dito is yung risk. Yung sobrang delikado ng mga pupunta mo dahil bibigyan ka niya ng random location. Tapos, hindi mo alam na... Halimbawa, drug din. O, di ba? O, halimbawa, ano, bahay ng serial killer. O, merong... base sa ano ko, dinala kami sa mga bahay. Paano kung hindi namin alam na yung mga bahay na yon may mga habol na lang sa amin kasi tulad itong clip na to. Yan. Nakita nyo dyan sa clip na yan kung paano sila sinugod. Yung clip na yan, actually, nung inanalyze ko yan, nakita ko yung mga mali. Una, nasa loob sila ng road. Hindi ko kasi pwedeng pakita yung lahat-lahat dito. Ulit-ulit kasi makaka-copyright tayo. So, pumasok sila sa, sabi nila, ano, in the middle of nowhere daw. Tapos, merong isang lalaki na naka-flashlight. Pero, sabi nila dun sa video nila, in-approach daw sila na tapos sinuntok daw yung kotse nila. Nung inanalyze ko, tinapos ko yung video, nakita ko, nung paglabas nila mismo ng kalsada, ano, nasa, kalsada mismo yon. So, ibig sabihin, ano yon, may-ari nung bahay na yon sa Amerika. Sa Amerika to, ah, yan. May-ari, no, syempre, magtataka yon. Kalagitnaan ng gabi, may kotse sa labas ng bahay nila. Tapos, syempre, lalapitan nila yon. So, itong mga babae na to, parang natakot, syempre, kasi sobrang dilim nga, hindi siguro makita yung bahay nung kusino man yon. Tumakbo sila. Tapos, sabi nila doon sa video, meron doon silang, ano, so, diba? Malaking misunderstanding lang yon, sigurado ako. Legal pa naman yan. Oo, kasi siguro, pinasok nila, trespassing yun eh. Pumasok sila doon, tapos,
Siyempre, kahit ako, oo, kahit ako, lalapitan ko yun. Posible yun, di ba? Pero yung approach naman ng lalaki, may kita mo dun sa video, napaka-ayos naman yung approach niya. So, yun. Yun lang, wag niyong gagawin yun. Kahit ituro kayo sa, ano, sa private property, kahit pasukin mo yan, wala ka naman makikita eh. Dito 100% sure. Meron ka lang dito 50-50. May 50% kang may kita, may 50% na wala. So, iniisip mo, punta ako dito sa ganito. Tapos sumakto na meron doon, Doon sa isang interview ng TV news sa ibang bansa, yung gumawa ng app, in-interview siya, sabi niya, hindi daw yun sadya, and ano lang daw yun, isang malaki lang daw yun na coincidence. Ibig sabihin, tong app na to, hindi talaga to 100% legit. Yun nga, 50-50 lang yung chance na makakita ka. 50% sa hindi ka makakita, 50% sa makakita ka. So, napaka-delikado na kung gagawin mo to, lalo na paggabi, tapos pinunta ka nito sa kung saan, tapos babae ka. Sabi mo. Pero masaya naman siyang gawin, although may mga ganung kakaba kasi ano yun eh. Parte kasi yun talaga ng pag-explore. Lalo na sa amin, ng mga nag-explore sa mga abandonado. Minsan pumapasok kami ng property nang hindi nagpapaalam. Ay, isang beses lang pala akong hindi nagpaalam. Yung sa ano lang, sa nahuli pa kami. Mention mo ah. Yun, basta pakita ko yan dyan, yung nahuli kami. Then, yun lang yung... So, para sa akin, yun lang yun. Basta wag na wag lang kayong gagawa nito ng gabi at mag-isa kayo. Lalo na wala kayong mga kotse, wala kayong mga sasakyan na magpoprotekta sa inyo. Kasi hindi ka kayang protektahan ng motor pagka nagrarandonote ka. Bigla may umabol sa inyo ng itak. Sobrang delikado talaga nitong app na to. Hindi ko talaga nire-recommend sa inyo. Lalo na kahit kanino, hindi ko nire-recommend to. Lalo na sa mga bata. So, ayun, yun lang yung ko sa app na to. Wala kaming nakita na sinasabi nila may mga ibon daw sa daanan. So, tinuro lang kami sa kung saan, parang gusto kaming ipahamak. Yung isa na pagkamalan pa kaming sabi ni ate, sino yun? Sabi niya. Nakamask kami ng ganun. So, yun. Muntik pa kami mapagkamalang pinalabas tuloy yung, so, ay yung matanda. So, ayun, medyo nakakakaba, hanggang dito na to. Siyempre, mag-like, share, subscribe, siyempre magko-comment ka rin kung gusto mo bang i-try to. Pero wag na. And yeah, just bye-bye. Subscribe. Yo, peace out, man. Subscribe kayo. Bye-bye. Outro.